mga kabayan, si Michael po na Riyadh, Saudi Arabia. Diyo ko ngayon, tapos ako kong paglinis, luto, yan, luluto po ako. Mga typical na gawain ng OFW, pagdiyak, diba? Na walang pera, bahay lang. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa akin dito past few months kasi kanina CT scan ko po halos isang buwan na po natapos yung pamuling chemo ko, pangalan po yun. Okay, alam nyo siguro mga tagal na ako may cancer, hindi ko pa alam kasi matagal ko nang matagal na po akong nahihirapang umihi. Tsaka yung mahina yung labas ng ano ko, ng semen ko. Okay. Ilang taon na rin, siguro mga isa, dalawang taon bago ko pa naisipang magpatingin. Okay. Ayan, itong last November, try akong magpatingin sa ospital dito sa may mata. Abil Hospital. Okay. Una, tatawaran pa kami ng doktor eh, kasi kung ano ko sinasabi. Problema ng maraming asawa yan. Ganyan, ilan ba asawa mo? Ganyan, may asawa ko ba dito? Ilan yun? Pero nung matapos mga testing niya, yung ultrasound, check sa ihi, dugo. Hindi seryoso si doktor eh. Sabi niya, tama na ba talaga? So, 40, yeah, 41. Sigurado ka ba kasi ang sakit? Pwedeng maging sakit kasi cancer eh. Prostate cancer, samantalang bata-bata pa. Very rare to, sabi niya gano'n. Ang sakit to ng mga nasa 50, 60 pataas, sabi niya gano'n. Pero pwede pa rin siyang, pwede pa rin iba eh. Pwede yung infection, sabi niya. Kaya kailangan pa natin ng maraming examination, no? Para malaman natin either prostate yan, prostate cancer, o infection lang yung prostate. Kasi tinignan, lumabas po sa PSA ko is 75 versus normal na PSA na percentage is 4. Okay? 4 ang normal, pero lumabas sa akin 75. Kaya sabi niya, kailangan mo magpapayipsi o ganyan. Kasi wala sa hospital namin, kaya i-refer kayo sa iba. Tsaka bago nga pala yun, tinignan din niya yung load ng prostate ko. Ganon, okay, tinignan niya sa loob. Sabi niya, matigas na kasi nakita sa ultrasound, lumaki siya. Tapos, matigas pa, kaya kailangan talaga ng ipabiopsy. No? Nirefer ako sa kabilang hospital. Nag-second opinion sila eh. Which is, dapat naman talaga. Inulit yung examination. Yung ultrasound. Tapos yung sa dugo. Tsaka yung sa ihi. Doon, mas tumaas. Mas lumaki yung prostate. Pumatanda ko ilang CM yun eh. Basta lumaki siya. Tapos yung PSA, mas tumaas. Okay? Tapos, wala pala silang biopsy doon. Alam ko may problema yata yung akin na nila. Kaya, nirefer na naman ako sa kabilang hospital. Sa SMC. Okay? Doon si Dr. Siyempre, inulit na naman. Sa second opinion naman. Ultrasound.
dugo at saka ihi. Tapos na naman, mga resulta sa akin. Kaya, ang doktor, kanya, kailangan talaga i-biopsy. Okay? Then, biopsy, tunay ko kwento dahil talaga napaka madugo. Pinahirapan ako nito. Ayoko maulit to. Biopsy na yun. Pinahirapan niyo talaga ako. So, after ng biopsy, na magayong ano, magayong itlog ko. Yung kaliwa. Okay? Pinahirapan ako. Napakasakit. Nagsisisigaw ako. Kada galaw ko kasi, gumagalaw din siya mag-isa. Umiikot na gano'n. Napakasakit. Kaya, nung hindi ko na kaya, nagpadala ako sa doktor, sa ospital. Nakumpayan ako doon ng ilang araw. And, thank you nga pala kasi, hindi bisita ako ng mga kasama ko, tsaka ng amo ko. Then, kalabas ko doon, kita na nga yung resulta na sa biopsy na cancer na daw. And, sabi ni doktor, pwede pa yan, makukuha natin yan sa hormonal therapy. Hormonal therapy na. Kaya ako na natusukan ako dito sa tiyan. Tapos sabi niya, kailangan din natin mag-check pa ng parts ng katawan mo, ang gear. Kailangan mo pa CT scan at saka pulse scan. CT scan at saka pulse scan. Yeah. Lumabas yung resulta. Pati pala buto ko, may problema rin. Mga lymph nodes ko, meron din. Bago pa, in-schedule niya ako ng chemo. Sabi niya ang gano'n, okay lang mo pag gusto mo pa-chemo. Gusto mo sarang, madaling palahon. Sabi niya, nagpa-schedule na ako. Pero bago naman yung araw ng chemo, umiihi naman ako ng dugo. Sa duty ko, hirap na hirap ako. Nung gabi ng duty ko, doon una lumabas eh, sa CR. Sabi ko, may bahid na doon. Iihi ko, sa akin ba galing ito? Minusan ko, parang binahiwala ako na. Pero nung umaga, dito pa lang sa bahay, iihi ako. Meron eh. Talagang dugo na siya. Dugo na lumalabas. Hanggang sa gabi, nung hindi ko na makaya talaga. Nagpasama ako sa mga kasama ko na dali na ako sa ospital. Hindi ko na kaya eh. Pero tinawagan ako muna sa doktor. Okay. Nakumpayan ako noon. So, nung gabi, gabing mga orsyon, lumabas yung parang tissue na buhok. Lumabas yun, medyo guminhawa na yung pag-ihi ko eh. Pahin ako doon, ali ang schedule ko lang yung chemo nung kinabukasan eh. Kaya sakto, kakumpahin ako. Yung dal-diretso na ako. Chemo. Kala ko yung chemo, kung ano-ano isasaksak sa'yo, ganyan-ganyan. Bigla ko na lang mamihina, mga kayaya, pero hindi pala doon pa doon. I-dextrose lang pa rin ang saksak sa'yo. I-dextrose lang siya. Okay. Araw na yun, wala naman ako naramdaman ng makakaiba. Okay. Pero nung after bilang araw, nahihilo talaga ako. Doon, ano ko nahihilo. Try ko pang pamasok nun eh. Hindi ko kinaya. Nakausap ko pa yung amo ko nun. Sabi niya, pinipilit pumasok. Hindi mo naman kaya. May sakit ka, nakikil lang. Ganyan. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman nakakamatay yung sakit mo. Pero naiyak ako kasi, do cancer yun eh, di ba?
Cancer eh. Kasi kung hindi ka natakot, yung may cancer ka, parang, alam mo, katapusan ng mundo mo, you know, cancer sinabi. Pero sabi ni Ana, mag-alala, Mike, mabait ang Panginoon, ganyan, ganyan. Saka hindi na kamatayan. Right, research mo. Kaya ng gamot yan. Iba na ngayon. Sabi niya, hindi kaya dati. Okay lang. Sabi na uwi ako kasi hindi ko kaya ni Hilo. Tapos mga ilang araw, nung sinubukan ko ulit pumasok, pasok. Nung gabi, okay na eh. Pero nung isang gabi, umuwi ako lang naninikip yung dibdib ko. Naninikip talaga siya. Pati dito, itong maligat ko, yan, dito. Tapos yung sa loob, nisikip, hirap huminga. Sinerge ko pa kayo, ano ba sign ng heart attack? Kita ko sa kaliwa daw, ganito, butang naman. Ay, sorry. Oh my God, sabi mo ganyan. Baka heart attack to, ganyan. Kaya habang nasa sasakyan kami, talagang, nahabol ko yung hininga ko hanggang sa pagpanik ko dito. Napansin pa nga ako ng isang kasama ko. Kuya Michael, kaya mo ba? Okay ako. Dito sa upuan na to, tinagay ko mo. Tinagay ko labanan niya. Nalabanan ko siya. Hindi ko kaya. Tinagay kong ihiga sa kama ko. Lalo mahirap. Hindi talaga ako makahinga ng maayos. Ang lipid. Hindi, may kasama ako doon sa James. Tawagan mo yung doktor ko, sabihin mo, nahihirapan ako huminga, anong gagawin ko? Dinayal ko, binigay ko sa kanya, kausap niya. Sabi na rin daw ako doon sa emergency. Dinala ako ni James, tsaka nung isang kasama ko si Jesse. Thank you sa inyo dalawa. Ang mga tao na kasama ko nun, sila patang, sila mahal nila ako, si Jodor ulit. Mahirap talaga. Sa taxi pa lang, nagsisigaw talaga ako, mahirap ako. Tapos hanggang doon, sa ospital, mahirap talaga ako. Lahat itinusok sa akin, extras, ganyan, injection, tinusokan ako ng, yun, nagpapahirap sa akin po hanggang ngayon. Voltaren sa pinilikod dito. Nagnana po siya, namaga, nagnana, tapos nung pumutok, tinawag ko kay doktor, sabi, darin ko rin naman daw sa emergency na yun. Pero nung gabi na yun, nung nalikip yung dibdib ko, naka-uwi rin po ako. Gumaan naman yung pakiramdam ko. Pero ang problema itong injection ko sa likod kasi hanggang ngayon butas pa siya. Hindi pa siya tutuyo. Ilang buwan na oh. From January hanggang ngayon, May. Di ba? Tigas kasi rin ang ulo ko. Sinabi na ng doktor, binigyan ako ng gamot. Feeling ko hindi ko magana. Pinalita ko ng search ako ng sarili kong gamot. Wala. Kaya nasabihin ako si doktor na patuloy ko yung binigay niya. Ngayon yung ginagamit ko uli ngayon. Okay. Ngayon. Siguro mga pangalawang chemo ko, doon po nagumpisa ng madaling mabunod yung buhok ko. Kaya ay, una ko parang napansin, naliligo ako. Ligo ko niya, shower, diba? Sasabon ako. Diba, yung pubes ko, sumasama sa kamay ko. Diba, nalagas ha. Tapos, sinubukan ko yung buho ko. Madali nang mabunod. Kaya, madali siya mabunod. Yung mga ginawa, pinahit ko na lang. Okay. Hanggang ngayon, nakakabo. Inaahit ko siya. Hindi naman po ako totally nakalbo. Bali, mayroon siyang maliliit na buhok. Maliit. Pero hindi
hindi siya makapal. Kasi nalalagas talaga siya. Nalalagas siya. Pati lahat. Okay. Tapos, yun, hanggang sa, tapos yung game ko, kaanin, parang sandali lang. Diba? Ay, salamat nga pala sa mga dumalaw sa akin. Kasi, asama ko sa mga anak ko sa ospital. Ano naman sa akin ngayon, continue ko daw yung gamot ko sa buto, vitamin D, calcium. Tapos, meron akong hormonal therapy. Yun na lang, once every 3 months. Yun ang tuso. Kanina ko lang naitanong kay doktor kung hanggang kailan yung tusok din yung hormonal therapy. Sabi niya, lifetime daw. Nang tagal. Wala natin yung kaila tayo. Pero sana, diba? Tagal pa. Ayun. Sana po. Tulungan niyo lang ako. Pray. Dasal para kahit pa paano. Magtrabaho pa po. Para sa pamilya ko, para sa mga anak ko, kasi mga bata ko kasi dahil laki na, pero siyempre anak mo yun eh. Kahit gano'ng, kahit ilan na siguro nila, bata pa rin sila para sa mga magulang nila. Kahit mga namalaki, mga nasa nang haba pa mga inaali. Sana pagtrabahuhin pa ako. Gusto ko magtrabaho. Mahal ko yung trabaho ko. Okay. Yun lang po. Sana ay napagtsaga nyo ang aking video. Yan. Esensya na. Wala lang ako magawa. Yun lang po. Maraming salamat. At okay. Buhay lahat.